Ito ang pinakamagiliw na Diyos ng kamatayan, Anubis. Hinawakan niya ang dibdib ng babae. Pagkatapos ay tinanggal ang puso ng babae sa dibdib ng babae. Ginagamit ko pa at tignan natin kung gagamitin mo na maayos. Panipi. Kaya naglabas siya ng balahibo para subukan. Inilagay din niya ang puso sa timangan. Kung balanse ay mapupunta siya sa langit at muling makakasama ang kanyang pamilya. Ngunit sa sandaling tumigilid ang mga kaliskis sa isang tabi, siya ay itatapon sa impyerno. At susunugin siya ng apoy ng impyerno. Ang matandang babae ay nagsasalita tungkol sa mga makasalaanang bagay na kanyang nagawa sa kanyang buhay. Ngunit ang kamatayan ay napakapatas. Ang puso ay kasing bigat ng balahibo. Sa wakas, ngumiti siya ng may kasiyahan. Nakahinga ng maluwag ang matandang babae. Binuksan ng kamatayan ang pinto para buksan niya ang daan patungo sa langit. May mga taong mapupunta rin sa impyerno. Tulad ng babaeng ito na nagngangalang Laura. Namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan kasama ang kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan. Natupad din ng kamatayan ang tungkulin nito, na dinadala ito sa unahan ng mga timangan. Gayunpaman, kapag sinubukan niyang makuha ang puso ni Laura, tumanggi si Laura. Kailangan kong kunin ang puso mo, kailangan nating timbangin at ikumpara mo sa isang balahibo, sasabihin ko sa iyo kung alin ang mas mabigat. Ang buhay ko ay puno ng ups and downs and sorrows, it won't maging mas magaan kaysa sa isang balahibo. Ang pagsalungat na ito ay ginagawang walang kapangyarihan din ang kamatayan. Ito ang unang pagkakataon na ang isang kaluluwa ay naging napakabagal. Isang galit na kamatayan ang magpapadala sa kanya sa 18 palapag ng impyerno. Ngunit napakatigas pa rin ng ulo ni Laura. Nais niyang ibalik siya ng kamatayan. Sinabi ni kamatayan sa kanya, ang mga patay ay hindi maaaring makipagtawaran o makipag-ayos, anong karapatan mong makialam sa aking negosyo? Wala siya. Ikaw ay itinapon sa 18 antas ng impyerno at pagkatapos ay hindi ko na matandaan kung sino ka. Fast Aries CK. Sa sandaling ito ay nabigla si kamatayan. Nawala si Laura sa harapan niya ng walang dahilan. Baguhin ang eksena. Gumapang si Laura palabas ng kanyang libingan. Ang una niyang ginawa ay hanapin ang kanyang asawa. Hoy Audrey. Audrey. Akala ng best friend niya ay naging zombie na siya. Tumakas siya. Dahil sa anti-degradation effect, bumaliktad ngayon ang tiyan ni Laura. Wala siyang oras para magpaliwanag. Umupo sa inidoro at tumalsik ng laway. Nakita ng mga kaibigan na hindi nasaktan si Laura. Medyo makakalma na siya. Tinutulungan din niya si Laura na magtatahi ng putol na braso. Kinuha siya ng kanyang matalik na kaibigan upang hanapin ang kanyang katawan. Hinarang sila ng isang tao at isang aso. Death incarnate pala ang asong ito. I remember who you are, hinitid nila si Laura sa punerarya. Dahil may maswerteng barya na nakalatag kay Laura. Kaya naman nawala si Laura sa kamay ng kamatayan ng walang dahilan. Sa pagdating ng barya, ang asterisk ng kamatayan ay maaari lamang hayaan itong manatili. Inayos din ang mga braso at paa ni Laura. Kulayan siya ng bagong kulay ng balat. Original na mula sa maputlang balat ay agad na naging mas mahalaga. Nais nilang tulungan si Laura na matupad ang kanyang huling kahilingan. Kapag natupad mo ang iyong hiling, ipagpapatuloy ko ang aking misyon, itatapon kita sa impyerno, matapos maisuot ang magagandang damit. Tahimik na umupo si Laura na naghihintay sa pagbabalik ng asawa. Nang makita niya ang likod ng asawa ay hindi rin siya makapaniwala. Akala niya naghahallucinate siya. Kaya kinuha ang una ni Laura. Hindi pala siya naghahallucinate. Pero hindi siya masaya. Natinanong niya kay Laura. Habang siya ay nasa kulungan ay pinagtaksilan siya ni Robbie. Nasabi lang ni Laura ang totoo. Inamin niya ang isang pagkakamali. Ngunit talagang gusto niyang makatanggap ng pagmamahal mula sa kanyang asawa. Tingnan ang masikip na tahi. Alam niyang hindi na niya maibabalik ang nakaraan. Akin ka pa ba? Hindi na, ang sagot niya ay durog sa puso ni Laura. Nakita niyang iniwan siya ng mga taong mahal niya. Ngunit habang wala ang asawa at si Odin, ilang sasakyan ng pulis ang dumaan sa harapan nila. Tinatali nila ang dalawang tao. Inaresto pala sila dahil sa pagnanakaw sa isang bangko. Pagkatapos ay dinala sila sa himpilan ng pulisya. Napalunok pa rin si Laura sa kalungkutan. Aalis na sana siya. May pumasok na lalaki mula sa pinto. Ito pala ang may-ari ng Lucky Coin. Sinakal niya ang leeg ni Laura. Tingnan mo ang lalamunan. Kitang-kita niya ang barya. Ngunit pinitik lang ni Laura ang kanyang mga daliri.
Hinawakan ni Andrew sa leeg si Laura. Kitang-kita niya ang posisyon ng lucky coin. Ngunit si Laura ay maaaring pumitik kay Andrew ng 5 metro ang layo gamit ang isang snap ng kanyang daliri. Agad na nakaramdam ng pagkalito si Andrew. Matapang na sinabi ni Laura na ito ang aking maswerteng barya, akin ito. Itigil ang pagiging delusional. Walang magawa si Andrew. Sinabi niya kay Laura na binigyan niya siya ng isang maswerteng barya ng hindi sinasadya. Ibalik mo lang sa may-ari ang lucky coin. Mawawala na siya. Ngunit si Laura ay walang pakialam. Nang makita ang pagtanggi ni Laura, nagalit siya at napasigaw sa mukha ni Laura. Ano ito? Tinadya ka ni Laura ang kanyang mga palad at marahas na tinutuya siya. O gumamit ng ibang paraan. Kaya naglabas siya ng isang bundle ng gintong barya para akitin si Laura. Gusto niya itong ipagpalit sa mga maswerteng gintong barya sa loob ng katawan ni Laura. Si Laura ay hindi na isang 3 taong gulang na bata. Hindi siya madaling lokohin. Ngunit sinamantala ni Andrew ang atensyon ni Laura at nilusot siya. Itulak siya sa paliguan. Ngunit sa sandaling iyon ay dumating ang 2 pulis upang arestuhin siya. Hindi siya patay, hindi siya patay, hindi mo ba nakikita? Bastos ka. Si Andrew ay dinala ng mga pulis. At ipinakita ni Laura ang isang nasisiyahang ngiti. Ang kanyang asawa at si Odin ay gaganapin sa silid ng panayam. May babaeng naglakad papunta sa kanila. Siya pala ang diyosa ng alamat. Kakaiba ang itsura nang makita ang diyosang ito. Halos hindi makayanin ng asawa ni Laura ang lahat. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang misteryosong lalaki sa isang sombrero. Siya ang pinuno ng mga diyos na si Mr. Mundo, at nagdala din siya ng isa. Humingi siya ng tawad sa asawa ni Laura, at pumunta sila dito para hanapin ang Jade kasama si Odin. At umaasa na magsanib puwersa ang mga bagong diyos at lumang diyos. Ngunit ang alok ay tinanggihan ni Odin. Kahit na hindi masyadong mahusay. Pero sir, bibigyan pa ng mundo si Odin ng mas maraming oras. At naisip ni Mike na kaya niyang sirain si Odin. Pinagalitan siya ni Mr. Mundo, hindi niya alam kung ano ang magagawa ni Odin. Sumunod na hinalikan ng diyosa si Mike sa hangin. Hanggang sa mawala ng 2 ngipin. Ginoo, sinabi ni World sa asawa ni Laura na hindi niya kaaway ang isip niya. Sa wakas ay umalis na sila ni Odin sa interrogation room. Pagdating nila sa himpilan ng pulisya, ang lugar ay agad na naging isang tumpok ng abo. Lahat ay nasawi. Nang tumakas ang asawa ni Laura, napasandal siya ng sanga ng puno. Inalis niya ang sanga sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis. Ngunit may mga nakakatakot na mata na nakahiga sa dingding. Pinagmamasdan nito ang lahat ng nangyayari. Ito ay tila isang uri ng misteryo. Nang makita ng 2 pulis ang pagkakaiba, kaya pumunta sila sa himpilan ng pulisya upang suriin bago makarinig ng mga putok ng baril. Sumama ang pakiramdam ni Andrew. Nakahanap siya ng daan palabas. Sinipa niya ang bintana ng sasakyan para makatakas. Pero dahil nakaposas ang mga kamay niya, kaya pagakyat niya sa bintana ay muntik na siyang mamatay. Itinaya ni Andrew ang kanyang buhay para makatakas.